Hello guys! Welcome to my channel! At today's video, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tumulong sa akin at sa mga nagdikit at nagtamsak sa akin. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Bago ka pa lang po sa aking channel, please dikit and tamsak naman po. And pakiclick na din yung bell icon para updated po kayo sa aking i-upload na videos. Today's video is bibigyan ko po kayo ng tip kung paano tayo hindi mapasma yung kamay natin, yung katawan natin, at para hindi hindi mamanhid yung kamay natin, tapos ganito po yun. Kapag kayo po ay pagod, 'di ba? Pag may ginagawa tayo, pinagpapawisan tayo, tapos pagod na pagod tayo. Ang katawan natin pagod sa trabaho, pagod sa ano, pati yung kamay natin namamanhid, 'di ba? Ganito lang po ang gawin niyo. Kapag pagod kayo, huwag kayong magbabasa. Huwag kayong magbabasa ng kamay, ng katawan. Kasi parang pumapasok sa katawan natin yung lamig ba? Kasi ano, ako naranasan ko yung namamanhid yung kamay ko. Kasi ano, daming langaw. Kasi yung pagod na pagod ka, tapos bigla kang magbabasa, ayun, so pumapasok yung lamig sa katawan mo. Tapos kinaumagahan, diba pag bata pa tayo, mahilig tayong maligo, kahit pagod na pagod tayo, pag iniinitan tayo, tiisin po natin yun, huwag tayong basta magbabasa ng katawan, ng kamay, kasi yung lamig nga, pumapasok. Kasi ako naranasan ko nung bata pa ako, nag-iedad akong iba naman tong langaw na to. Nag-iedad akong 18 to 25. Diba, siyempre conscious pa tayo sa katawan natin. Ayaw natin yung may pawis, may dumi, kasi ganun na nga tayo, mga dalaga, pinata pa, diba? Ako naranasan ko yun. Tapos, ugali ako sa labas. Magbabasa agad, magbubuhos ng katawan kasi nga sobrang init, ayaw mo yung may amoy ka ng amoy pawis. Yun ginagawa ko noon. Kaya yun nung nag-asawa na ako at nagkaanak, dun ko naramdaman yung pasma ng katawan ko. Pasma ng katawan ko, pasma ng kamay ko. Doon ko na siya naramdaman. Tapos, namamanhid yung kamay ko. Tapos sabi ko doon sa katawan ko, sa kapatid ko, ano yung katawan ko parang bigla na lang pinagpapawisan kahit nakatutok sa'yo yung electric pan. Biglang umiinit yung katawan ko. Tapos pag umiinit yung katawan ko, kahit malamig, lumalabas yung ano, yung pawis ko. Lalabas yung pawis ko. Tapos, hindi ko maintindihan. Naka-electric pa na ako. Pumapaypay pa ako. Kasi sabi ko, ba't ang init ng katawan ko? Yung pawis ko, parang malamig. Malamig yung pawis ko.
kahit nakatutok na yung electric fan sa akin, pero pinagpapawisan pa din ako. Kaya minsan, kaya sabi ko dun sa ano, sa kapatid ko, ba't ganun yung nararamdaman ko? Kahit nakatutok sa akin yung electric fan, pati ng ilong ko, pinagpapawisan ako, pero bigla lang siyang lumalabas ah. Bigla lang lumalabas yung pawis ko. So, simula pa lang, pag-iinit yung katawan ko, iinit siya, tapos kainit niya, lalabas yung malamig na pawis na pinagpapawisan ako dyan talaga. Talagang yung pawis ko sobra. Tapos ano, talagang parang ang dami. Nababasa yung damit ko. Kaya ginawa nung ano, katinangulang ko, ginawa nung kapatid ko, pinahilot ako. Tapos sabi nung manghihilot, dami daw pasma nung katawan ko, siguro daw nung kabataan ko pa, mga 18 to 25 years old, kasi ako talaga naliligo ako kahit pawisan ako. Talaga ako. Kaya yun ang ginawa nung ano, hinilot ako ang buong katawan. Simula ulo hanggang dito sa mga ano ko, mga ano ng binti ko. Hinilot talaga ako, pati ang mga kamay ko. Hinilot. Tapos, sabi niya, dalawang araw akong di maliligo. Kahit sobrang init, tinang ilong ko. Dalawang araw akong di maliligo. Tiniis ko yun kasi parang iba yung pakiramdam ko kapag ano, kapag pinagpapawisan ako. Iba yung pakiramdam ko. Parang hindi ko maintindihan kung ano maipaliwanag ko sa katawan ko. Parang hindi ko alam. Kaya yun, simula ng mahilot yung buong katawan ko, at may ano sa akin, may pinainom sa akin, ayun, bumalik na yung normal ng katawan ko. Hindi na ako yung pinagpapawisan kahit naka-electric pan. Hindi na ako yung gumaganon-ganon yung katawan ko. Diba? Yung mga laman ko, parang gumaganon-ganon. Mararamdaman mo yung gumaganon-ganon. Parang gumagalaw-galaw. Tapos sabi daw nung ano, sabi nung manghihilo, ano daw yun? Pasma. Ano ba naman itong ilong ko ang kati? Pasma daw yung sa katawan ko, kaya daw ganun. Kaya simula nung mahilot ang buong katawan ko, na ano na, na kaya kayo mga langga, guys, mga kaibigan, huwag kayong basta-basta maliligo ng pawisan at pagod, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, kasi iniisip nila, ayaw nila nung na ano sila na naamoy pawis, ganun, kasi mahirap na. Yun lang ang bibigay kong tips sa ngayon sa mga kabataan, na huwag basta-basta maligo, lalo na kapag pagod ka at kapag galing ka sa labas at pawisan ka. Huwag na huwag niyong gagawin yan, kasi pagbata pa kayo, hindi niyo mararamdaman yung pasma sa mga katawan niyo, kasi bata pa kayo. Oras na medyo magkaedad-edad na kayo ng 30 hanggang 40, lalo na pag, pati ng ilong ko, lalo na kapag nakapag-asawa na kayo, dyan nyo na lalabas lahat ng mga pasma sa katawan nyo. At huwag na huwag nyong gagawin yan, mga kaibigan. Kung gusto nyo, huwag mapasma. Ayan, yung bunga po ng mangga laging nahuhulog simula nung umulan. Daming nahuhulog. Sayang yung mga bunga. Hanggang dito na lang po ang aking tips para sa inyo. Thank you for watching, and bago sa lahat, paki-like, paki-dikit at paki-thumbs up naman po ng aking video. Thank you for watching. I Ed Nasalis Vlog. Bye-bye and thank you for watching. Ito lang po ang tips na maibibigay ko sa inyo. Sa susunod po,
Thank you for watching.